Hi! Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibobod naman natin ang 2015 adventure sci-fi film na pinamagatang Maze Runner, The Scorch Trials. Bago natin simulan, warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Sa pagbungad ng eksena ay ipinakita ang daan-daang tao na nagsisiksikan sa isang naka-quarantine na lugar. Ang batang si Tomas ay dinala ng kanyang ina upang isakay sa tren para daw sa protection nito. Bago sila maghiwalay, sinabi ng kanyang ina sa kanya na mahal niya si Tomas at hindi na sila muling magkikita pa. Sa tren ay nakilala ni Tomas si Dr. Ava Page. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan si Tomas ay nagising sa helicopter matapos silang makaligtas sa maze trial. Hinatid sila ng mga sundalo sa isang facility habang hinahabol sila ng mga taong naging zombie dahil sa virus na sanhi ng flare. Tinatawag ang mga zombie na ito bilang cranks. Pagdating sa lugar, malugod silang winelcome ng leader na si Jansen. Pinangako sa kanila ni Jansen na dadalhin niya sila sa safe zone kung saan hinding-hindi sila mahahanap ng wicked. Silang lima ay immune sa flare virus. Sa makatuwid, sila ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pagkatapos ay binigyan sila ng medical evaluation at kinunan din sila ng blood sample. Sa mga sandaling ito, napansin ni Tomas na lumapit si Dr. Crawford kay Teresa. Pagkatapos ay dinala si Tomas sa interrogation room at tinanong siya ni Jansen kung ano ang mga nalalaman niya patungkol sa Wicked. Inamin ni Tomas na dati siyang nagtatrabaho sa Wicked subalit ipinadala siya sa maze trial kung saan nasaksihan niya dito ang paghihirap ng kanyang mga kasamahan. Nagtataka naman si Jansen bakit ipinadala ng Wicked si Tomas sa maze trial, ngunit hindi maalala ni Tomas kung ano talaga ang rason. Pagkatapos nito, dinala na si Tomas sa cafeteria kung saan nakita niya dito ang ilan pang mga kabataan na nanggaling din sa ibang maze trial. Umupo siya sa isang table at nagpapaliwanag ang iba pang mga maze survivor kung paano sila nakaligtas. Pagkatapos ay tinuro niya ang lalaking nakaupong mag-isa na nagngangalang Ares. Naiinggit daw siya sa binata dahil sa malapit daw ito sa mga babae. Dumating na nga si Jansen at inanunsyo ang susunod na batch na ita-transfer na sa safe zone. Napansin ni Tomas si Teresa na naglakad sa labas kaya sinundan niya ito, subalit pinigil naman siya ng gwardya. Kinagabihan, narinig ni Tomas na may tumatawag sa kanya at nakita sa vent si Ares. Hinimok siya ni Ares samahan siya kaya sinundan niya ito sa vent. Doon ay nakita nila ang mga nakatakip na katawan at dinadala sa isang restricted na lugar. Sinabi ni Ares na dito nila dinadala ang mga kabataan gabi-gabi, ngunit hindi niya alam kung anong ginagawa sa mga ito. Sumunod na araw, muling nagtawag si Jansen ng susunod na batch. Inihayag naman ni Tomas sa mga kasamahan niya kung ano ang nakita niya. Ngunit pinayuhan siya ni Newt na umiwas muna sa gulo hanggang sa matiyak nila kung saan talaga sila dadalhin. Nang aalis na sina Jansen, nagpanggap si Tomas na kabilang sa bagong batch. Subalit agad naman siyang napansin ng gwardya at pinigil ito. Sinubukan pa rin ni Tomas pumasok na nakapukaw naman ang atensyon ni Jansen. Ibinalik na nga sila sa kanilang silid at dito ay ipinakita ni Tomas na nagawa niyang manakaw ang keycard ng gwardya. Iginiit niya na ang facility ay may tinatagong lihim. Subalit hindi naman kumbinsido si Newt dahil binibigyan sila nito ng makakain at inaalagaan. Biglang dumating si Ares mula sa vent at sinamahan siya ni Tomas. Gamit ang keycard, pumasok sila sa restricted room at natagpuan ang ilang mga kabataang tinawag ni Jansen kanina, at ang mga ito ay walang malay na may nakasaksak na tube sa kanila. Narinig nilang bumukas ang pinto kaya agad silang nagtago. Dumating si Jansen at nakipag-usap kay Dr. Ava Page sa isang projector. Sobrang nagulat si Tomas nang makita niyang buhay pa pala ang doktor na ito. Inutusan ni Ava si Jansen na ihanda na ang mga kabataan sa lalong madaling panahon para sa kanilang plano. Humingi pa si Jansen ng karagdagang panahon at siniguradong magagawa niya rin ito sa takdang oras. Gayunpaman, nagreklamo si Ava na nakuha na ng mga right arm ang dalawa nilang pasilidad at ayaw na nitong mawalan pa ng karagdagan dahil sa malapit na nitong makuha ang lunas para sa flare virus. Nagmadali si Tomas bumalik sa silid at ipinaliwanag niya sa mga kasama na si Ava ay buhay pa at ang pasilidad na ito ay parte din ng Wicked. Kalaunan, dumating si Jansen sa silid nila, ngunit nagulat siya nang mawala na ang mga ito. Pinangunahan ni Tomas ang mga kasama habang si Ares naman ay nagpaiwan dahil may gagawin daw ito para makatakas sila. Ngunit nasalubong nila si Dr. Crawford at biglang tumunog ang alarm. Nagtungo si Jansen sa control room at nakita ang mga gliders na hinostage si Dr. Crawford. Inutusan ni Jansen ang mga tauhan niya pumunta sa medical wing sa pagkaalam na pupuntahan ni Tomas si Teresa.
Maya-maya ay isang gwardya ang nasalubong nila. Binaril sila nito gamit ang taser bullets, ngunit nagawa naman ni Minho mapatumba ang gwardya. Kinuha ni Tomas ang baril at nagpatuloy sa medical wing, kung saan natagpuan nila dito si Teresa. Dumating na ang ilang mga gwardya kaya binasag ni Tomas ang salamin patungo sa kabilang silid, pagkatapos ay nagmadali na patungo sa exit. Ginamit ni Tomas ang keycard para buksan ang pinto ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumagana at naabutan na rin sila ni Johnson. Binalaan sila ni Johnson na hindi sila mabubuhay sa labas ng pasilidad. Maaari din silang mamatay sa mga cranks o sa iba pang panganib na nakaambang sa labas. Biglang bumukas ang pinto sa pamamagitan ng tulong ni Ares at Winston. Binaril ni Tomas ang grupo nila Johnson bago ito lumabas sa pinto. Nagpatuloy ang grupo sa madilim na sandstorm habang hinahabol sila ng mga gwardya. Nakita ni Teresa ang isang abandonadong mall kaya pumasok sila dito. Humingi ng paliwanag si Teresa kung ano talaga ang nangyayari. Pinaliwanag naman ni Tomas na ang pasilidad ay pag-aari pa rin ng Wicked at may gusto itong makuha sa mga kabataan. Iminungkahi ni Tomas na kailangan nilang hanapin ang grupo ng Right Arm sa pagkaalam na sila ang mga kalaban ng Wicked at tanging makakatulong sa kanila. Sa loob ng gusali, nakahanap sila ng mga bagay na pwede nilang magamit tulad ng flashlight at mga damit. Hinimok sila ni Tomas na maghiwa-hiwalay at maghanap pa ng mga supply. Nadiskobre ni Minho ang isang lamp at napagtantong ang gusali ay may kuryente. Kaya sinundan nila ang wire hanggang sa generator. Pinaandar na ni Minho ang generator at bumukas ang ilaw, dahilan para maalerto ang mga cranks kaya nagmadali si Tomas at Minho tumakas. Ngunit sobrang dami pala ng cranks sa gusali. Nagmadaling tumakbo ang grupo subalit si Newt naman ay muntikan ng makagat ng crank. Mabuti na lang ay sinipa agad ito ni Tomas. Sinusubukan nilang sirain ang nakalock na pinto habang inaabala naman ni Winston ang mga cranks. Sa wakas ay nakapasok na nga sila ngunit si Winston naman ay nahila ng mga cranks at nasugatan siya sa kanyang tiyan. Binuhat siya ng grupo at nagtago sila sa ligtas na lugar. Pagising nila sa umaga, napagtanto ni Tomas na wala na ang mga cranks. Habang naglalakad, dumaan ang ilang mga airship kaya nagtago sila. Kalaunan ay narating na nila ang hangganan ng syudad, subalit biglang nag-collapse si Winston. Habang nagpapahinga, inihayag ni Teresa kay Tomas na may ginawa ang Wicked sa kanya para muling bumalik ang kanyang ala-ala. Naalala niya kung paano sila unang dumating sa Wicked. Nagkaroon sila ng pagtatalo nang hikayatin siya ni Teresa na dapat silang bumalik sa Wicked. Ngunit bago pa makapagpatuloy sa pagpapaliwanag si Teresa, nakarinig sila ng gunshot. Dito ay inihayag ni Winston na siya ay infected at lalo pa itong lumalala. Nagmakaawa siyang patayin na siya dahil ayaw nitong maging kabilang sa mga cranks. Kaya naman ay binigay sa kanya ni Newt ang baril. Malungkot na nagpaalam ang grupo kay Winston. Nang makalayo na sila, narinig nilang muli ang gunshot na nagpapahiwatig na si Winston ay patay na. Kinagabihan, napagtanto ng grupo na hindi lahat sila ay immune sa virus. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay. Habang natutulog sa sumunod na gabi, nakakita si Tomas ng mga ilaw sa malayo kaya agad niyang ginising ang grupo. Isang thunderstorm ang papalapit sa kanila kaya nagmadali silang tumakbo. Narating ng grupo ang isang abandonadong warehouse. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Minho ng kidlat kaya agad nila itong dinala sa loob. Sinuri ni Teresa ang lugar at nakita ang napakaraming cranks na nakakadena. Biglang may isang babae ang lumitaw at lumapit sa grupo. Siya si Brenda. Inimbitahan niya ang grupo sa loob kung saan nakita nila ang ilan pang mga survivors. Pagkatapos ay dinala sila ni Brenda sa kanilang leader na si Jorge. Sinabi ni Tomas na hinahanap nila ang Right Arm ngunit sinabi ni Jorge na matagal na itong nawala. Nang tanungin sila ni Jorge kung saan sila nanggaling, tumanggi silang sumagot kaya pinatuwad sila isa-isa at iniskan ni Brenda ang kanilang batok. Dito nila nalaman na sila Tomas ay galing sa Wicked. Kaya naman ibiniti ng grupo ng patiwarik at sinabi ni Jorge na muli nila silang ibebenta sa Wicked. Gayunpaman ay hindi niya pa ito talagang napagpasyahan kaya tinanong niya muna ang grupo kung ano ang nalalaman nila patungkol sa Right Arm. Inihayag ni Jorge na bagaman paniwala ng iba na wala na ang grupong ito, naniniwala pa rin siya na umiiral pa rin sila. Nag-alok siya ng deal sa grupo kapalit ng impormasyon. Pinaliwanag ni Tomas na ang mga Right Arm ay nagtatago sa bundok at inililigtas nito ang mga kabataan mula sa kamay ng Wicked. Bago pa magpatuloy si Jorge, isa sa mga tauhan niya na si Barkley ang dumating. Inihanda na ni Jorge ang mga kagamitan at sinabi kay Brenda na aalis na sila. Sinabi niyang isasama niya ang gliders para hanapin ang Right Arm. Ngunit sa di inaasahan, dumating ang mga sundalo ng Wicked at pinasok ang gusali.
Samantala, tinulak ni Minho si Teresa para maabot ang lever at makawala sila sa pagkakatali. Dumating na nga ang helicopter sakay si Jansen. Inutos nitong isuko na ang mga gliders sa kanila kung hindi lahat sila ay mamamatay. Habang tumetakas ang grupo, papunta naman si Barkley sa kanila. Sinabi ni Jorge kay Brenda na ihanda ang grupo ni Tomas habang maghahanda siya sa isang kanta. Hinarang ni Barkley sina Tomas at tinawagan si Jansen sa radyo. Mabuti dumating si Brenda at binaril si Barkley. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang grupo sa pagtakas. Samantala, nagpatugtog si Jorge ng kanta na nag-echo sa buong gusali. Pagkatapos ay tumakas na rin ito kasama ang gliders. Ang grupo ay gumamit ng zip climb patungo sa kabilang gusali. Gayunpaman si Brenda ay hindi tumuloy kaya sinundan ito ni Tomas. Hinanap pala ni Brenda ang isang mahalagang bagay para sa kanya bago umalis. Ngunit nang papaalis na sila ay nasalubong sila ng sundalo. Nang mock-orner na sila, dumaan ang dalawa sa narrow beams ng gusali. Sa pagtatapos ng kanta, ilang mga bomba ang nagsimulang sumabog na ikinasawi naman ng mga sundalo ng Wicked. Nag-collapse ang gusali at nahulog si Brenda at Tomas sa shaft ng elevator. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Brenda na nais ni Jorge gamitin sila para matunton ang safe haven ng right arm. Si Jorge ay may kaibigan na nagngangalang Marcus, kung saan kinukuha nito ang mga bata mula sa pasilidad ng Wicked. Alam ni Brenda na malamang doon nagtungo sina Jorge at mga kasamahan niya. Pumasok sila sa imbornal at narinig nila na may mga cranks sa loob. Ngunit wala silang choice kundi magpatuloy. Habang hinahanap ang daan, nakita ni Brenda ang mga itim na ugat na tumubo sa tunnel. Isang daga ang naglakad hanggang sa kinuha ito ng isa sa mga cranks. Lumalabas na sobrang dami pala ng mga cranks dito kaya nagmadali silang tumakbo. Hinabol sila ng mga cranks hanggang sa makarating sila sa dalawang natumbang gusali. Sa kasamaang palad ay aksidenteng nahulog si Brenda sa salamin ng gusali. Sinubukan siyang iligtas ni Tomas ngunit isang crank naman ang umatake sa kanila. Kumuha ng bakal si Tomas at binasag ang salamin sabay sinagip si Brenda. Kalaunan ay pinakita ni Brenda na nakagat pala siya ng crank. Gayunpaman sa kabila nito ay hinimok niya pa rin si Tomas na magpatuloy. Sa wakas ay narating na nila ang gusali na kuta ni Marcus. Ngunit isang lalaki ang nagsabi na patay na daw si Marcus. Sinabi rin niya na ang mga kasamahan nila ay nasa loob. Bago sila pumasok, hinikayat muna silang uminom ng alak. Kaya naman napilitan silang inumin ito at pinapasok na nga sila sa loob. Pagdating sa loob ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Tomas habang hinahanap ang kanyang mga kasamahan. Nagtagpo sila ni Brenda, nagkiss sila ngunit animagine ni Tomas na siya si Teresa, dahilan para masaktan ang nararamdaman ni Brenda. Sa gitna ng party, unti-unting nawala ng malay si Tomas. Maya-maya ay nagising si Tomas kasama si Minho at Teresa sa tabi niya. Nasaksihan niya rin si Jorge na binubugbog ang lalaking nagpainom sa kanila ng alak kanina. Lumalabas na ang lalaking ito pala ay talagang si Marcus. Tinanong ni Jorge kung saan matatagpuan ang right arm ngunit tumangging sagutin ito ni Marcus. Sa sobrang galit ay pinagbantaan ni Jorge ang buhay niya kaya sa huli ay ibinunyag niya na rin ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na ang grupo magtungo sa lugar ng right arm. Ngunit nakarating sila sa isang dead end nang may biglang bumaril sa kanila. Dalawang babae ang nagpakita na tinututukan sila ng baril. Isa sa mga babae ay nakilala si Ares. Lumalabas na ang mga babaeng ito pala ay kakilala ni Ares, si Harriet, at si Sonia. Kaya naman sa wakas ay dinala na sila sa kuta ng right arm at ipinakilala sila sa leader na si Vince. Biglang natumba si Brenda at agad nilang napag-alaman na siya ay infected. Agad na binunot ni Vince ang pistol ngunit nagmakaawa sa kanya si Tomas na tulungan siya. Isang doktor na nagngangalang Mary ang biglang dumating at nakilala nito si Tomas. Pagkatapos ay dinala nila si Brenda sa silid at tinurukan ito ng serum. Kalaunan, nagising na si Brenda at tuluyan na nga itong gumaling. Nagkaroon muna ng sandaling pag-uusap ang dalawa tungkol sa mga memories ng mga taong mahalaga sa kanila. Maya-maya, napansin ni Tomas si Teresa na nag-iisa. Inalala ni Teresa ang mga panahon nung kasama niya pa ang kanyang ina. Hindi daw nito matanggap mula nang naging crank ito dahil sa flare virus. Ito ang naging dahilan kaya mula noon ay nagtiwala siya sa Wicked na makakahanap sila ng lunas laban sa virus. Ilang mga helicopters ang paparating mula sa malayo. Napagtanto na ni Tomas kung ano ang ibig iparating ni Teresa kaya agad siyang nagmadali para balaan ang right arm at mga kasama. Subalit bago pa siya makababa, nagpasabog na ng mga bomba ang helicopters. Bumaba na ang mga sundalo at binaril ang sino mang makita nila. Sinubukan namang lumaban nila Vince kasama sina Newt at Minho. Hinikayat ni Jorge si Tomas na tumakas na sila ngunit tumanggi si Tomas.
Sinabi niyang hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga kaibigan. Isang sundalo ang nagtapo ng electric grenade kina Vince dahilan para sila ay mahuli. Hinanap ni Jansen si Tomas at nag-surrender na rin ito. Maya-maya ay dumating na si Dr. Ava sa lugar. Nakatayo si Teresa sa tabi ni Ava. Sinabi ni Jansen na sinadya nilang ibalik ang alaala ni Teresa sa pagkaalam na tutulungan nito sila. Humingi naman ng tawad sa kanila si Teresa ngunit iginiit nito na kailangan nilang mahanap ang Luna sa virus. Kinumpronta ni Mary si Ava ngunit binaril naman siya ni Jansen. Nang dadalhin na ang mga bihag sa airship, nagbanta si Tomas sa pamamagitan ng bomba. Sinamahan naman siya ng kanyang mga kaibigan at sinabing handa silang mamatay kasama si Tomas. Bago niya pa ito mapaputok, mabuti na lang ay dumating si Jorge at gumawa ng gulo na siyang nakaabala naman sa mga sundalo para makatakas sina Tomas. Babarilin na sana ni Jansen si Tomas, mabuti na lang ay tinamaan siya ni Brenda ng sniper sa braso. Nagpatuloy muli lumaban, tinamaan ng kuryenteng bala at nahuli. Wala nang magawa sina Tomas para sagipin pa si Minho. Sa huli ay umalis na ang airship kasama si Teresa, Minho at iba pang bihag. Kinaumagahan, nagpa siya si Tomas na ililigtas nito si Minho anuman ang mangyari. Sinabi sa kanya ni Newt na imposible ito, ngunit buo na ang desisyon ni Tomas, at sinabi ring hindi hihinto ang wicked sa kanilang kasamaan na isakripisyo ang maraming buhay. Sa pagtatapos ng pelikula ay tuluyan niyang nakumbinsi ang grupo para samahan siya sa kanyang plano. Subscribe and hit the bell. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like para sa part 3 ng pelikula.